Magandang araw mga boxing fanatics. Pag-usapan natin mundo ng boxing, pero bago yun, isang fancy combination muna sa channel kong maliit nang lumaki naman. Maraming salamat kaibigan. Isang laban pa kaibigan. Ito ang kahilingan ni Boboy Fernandez sa kanyang matalik na kaibigan na si Manny Pacquiao, na mukhang dismayado sa nakaraang laban kay Yordinis Ugas, na nagresulta sa pagkatalo kay Ugas. Di daw akalain ni Boboy Fernandez na isang di masyadong kilalang boxer ang tatalo sa isang Manny Pacquiao. Kaya hiling niya sa kaibigan, one last fight Manny Pacquiao, para maipakita natin ang totoong Manny Pacquiao na tumatak sa mundo ng boxing kung makipaglaban. Hiling ni Buboy ay rematch o kaya is isang kilalang boxer bago magretiro si Manny Pacquiao, para daw maningning ang pagretiro ni Manny Pacquiao. Ganun pa man, ang huling desisyon pa rin ay kay Manny Pacquiao. Ano man ang kanyang maging desisyon, ito ay igagalang ni Buboy Fernandez at ang buong team Pacquiao. Ayon naman sa mga eksperto at mga boxing fans, wala nang dapat patunayan pa ang isang Manny Pacquiao. Sa ibang news update, mukhang mapapalaban na naman ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ng 22 rounds sa 2022. Ayon sa exclusive interview ng isang TV network, inilatag na ni Manny Pacquiao ang kanyang game plan round by round kung sakaling sasabak siya sa ibang laban na labas ng boxing world. Pakinggan natin ang maikling clip mga boxing fanatics. Lahat naman tayo may karapatan tumakbo. Basta qualified lang tayo doon, nirequire ng batas. Pag ito ang nagawa sa ating bansa, napakaganda. Nakapag-isip ako ng 22 rounds priority agenda. Well, mga boxing fanatics, ano man maging desisyon ni Manny Pacquiao, kung lalaban pa o papalaot na sa mundo ng politika, abangan natin ang kanyang announcement sa mid ng September o October. So, good luck, Senator Manny Pacquiao, sa susunod mong larangan. Ito ang GOP TV Sports.